So, pag ano, alam ko ang bawat isa sa atin lahat ay nabigo. Ay, ang tanong muna ay ganito, sino ba dito ang mga naging matagumpay sa buhay? Yan. Ganun kasi eh. Kasi bakit po ganun ang tanong? Kasi lahat ng mga naging, alam niyo po ba na lahat ng mga naging successful man ng mga tao, eh, lahat sila ay nagkamali? Kaya kung ikaw ay nakarating ka sa ganitong buhay, hallelujah, dahil marami, dahil nagdaan ka rin sa pagkabigo, sumubo ka pero ikaw ay nabigo. Ano? Ayan, hallelujah. So ito po yung magandang balita, hallelujah. May luna sa pagkabigo. May luna sa duguang, pusong duguan. Ayan, hallelujah. Glory to God. Amen. So go ahead, Brother Ismael. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po at ako po ang napili na magdaloy po ng panalangin sa ating gawain po sa gabing ito. Bago po lang umpisan po ang aking panalangin, meron lang pong akong i-share na verse para po sa ang pamagat po nito ay ang mga taong hindi gumagalang sa pastor. I-share ko lang po kasi ang mga pastor po natin na nagpupuyat at ginagawa po nila ang kanilang mga gawain sa Diyos. Bibigay lamang po ako ng verse at ito po, alalahanin ninyo ang nangagkakaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita nito. At sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pagpupunan ay inyong tularan ng kanilang pananampalataya. Sa Hebreo 13:7 po yun. Ito po, Hebreo 13:17. Magsitalima kayo sa nuno sa inyo at kayo'y pasagop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito di ninyo mapapakinabangan. Sa 1 Thessalonica 5:12 po, datapwat ipinamanhik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako ng marami dahil nandyan po lagi ang ating mga pastor. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon na naririto sa bayan ng Terni, alam ko po na tayo po ay nagkakaisa pero pinapaalala ko lang po sa inyo na kinapuputan daw po ng Diyos ang hindi gumalang sa atin pong pastol, sa atin pong mga pastor dahil sila po ang nagdadaloy ng mga salita, sila po ang ginagamit ng Panginoon upang tayo po ay patungo sa kaligtasan at sa mga katuwiran ng Panginoon. Kaya yun po, maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan po sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Diyos, ikaw po ang manguna ngayong gabi sa gawain pong ito. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa iyo at sa mga taong ginagamit mo po sa gawain ito. At hipuin mo po ang puso ng bawat isang mga kapatiran po na narito. Hipuin mo rin po ang puso ng bawat isa po na wala pa sa ngayon at para makadinig din po sila ng salita niyo, O Lord. Papasalamat po kami ng marami sa inyo, Panginoon, dahil nagkakaroon po ng direksyon ang aming buhay sa mga binibigay po na dinadalay po ng mga pastor na inyong mga salita, O Lord. Kaya, Lord, lipuin mo po ang bawat isa sa amin at maraming salamat po sa nagdaang mga araw, O Lord, na pag-iingat mo po sa amin. Lalong-lalo po, O Lord, nung dinaos po namin ang pagbibigay po ng gift sa na naganap po nung linggo, O Lord, at doon ko po nakita ang presensya. Nandun po ang presensya niyo, O Lord, dahil po sa ang bayan po ng Terni ay nagkakaisa, nagmamahalan, O Lord. Patuloy mo pong hipuin ang bawat isa sa amin, O Lord, na patuloy po na
magmahalan, magkaisa ang bawat anak mo, O Lord, na narito, O Lord. Sa mga anak mo pa, O Lord, na hindi pa po nakakakilala sa iyo, O Lord, na wala pa po sa kanilang puso ang iyong presensya, O Lord. Kayo na po ang umiipo, O Lord, dahil kayo naman po ang may kakayahan na umabot sa mga hindi pa naaabot ng mga kapatiran, ng mga pastor, ng mga kapatid namin, O Lord. O Lord, inihingi ko rin po, O Lord, ang inyong kapatawaran sa amin pong mga kasalanan, lalo na po ako ngayon, O Lord. Inihingi ko po ang kapatawaran sa aking buhay. Pakalinisin mo po ako, Lord, ngayong gabi para magkaroon po ng kaganapan o magkaroon ng kabuluhan po ang aking pananalangin, O Lord. Linisin mo po ako, Lord, upang ito po ay ang akin pong pananalangin ay inyong madinig, O Lord. Sa mga kasalanan ko pa po na hindi ko po nasasabi, nababanggit, O Lord, pakalinisin mo po sa gawing ito, O Lord, at para magkaroon po ng kabuluhan ang mga pananalangin ko sa gawing ito, O Lord. At hiling ko po, O Lord, na patuloy mo po kaming protektahan. Maraming salamat po, Lord. Kahit maraming pagsubok ho na nagaganap ho ngayon, O Lord, ay nandyan ka na pinalalakas mo kami. At nandyan ka, O Lord, na nandyan ang mga salita mo, O Lord, na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang ang mga pagsubok na yan, O Lord, ay aming malampasan at mas maging matatag kami, O Lord. At patuloy kami na mas manampalataya sa iyo, Lord. Kaya, O Lord, patuloy mo po kaming bigyan ng katalinuhan, O Lord. Bigyan mo po kami ng kapayapaan. Bigyan mo po kami ng kagalakan, O Lord. Maraming salamat sa iyo, Lord, sa inyo pong mga binibigay na blessing. At inihiling po kami ng patuloy na proteksyon sa bayan ng Terni, sa amin pong mga kaibigan, mga kapamilya, O Lord, at sa buong mundo, Lord, na nangangailangan po ng patnubay mo, Lord. Lord, kabayan mo rin po si Erich na magdadaloy po ng awitin na magkukan po sa inyo, Lord. Awitan ka po namin, O Lord, na bigyan po siya ng talino. At ipuin mo rin po, Panginoon, ang kanyang puso. Ibigay mo po sa kanya ang talino sa pag-awit at tiniling ko rin po, Panginoon, na paggamit lamang po siya sa iyo, Panginoon, sa lahat po ng iyong mga gawain. At sa amin pong pastor na magdadaloy po ng iyong salita, O Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan, katalinuhan, O Lord. Ikaw lamang po ang manguna at ang mga salita mo lamang po, O Lord, ang kanilang maidaloy, O Lord. At ang mga anak mo rin po na nakikinig, O Lord, bigyan mo rin po sila ng katalinuhan upang magamit po namin, O Lord, ang mga banal na yung salita na amin pong mapapakinggan, O Lord, na magamit po namin sa amin pang araw-araw na pamumuhay, O Lord. At tiniling ko rin po, Lord, ang mga tao o ang aking mga kapatid na may alalahanin man sa buhay, may problema man sa buhay, O Lord, alam ko po na kayo po ang sasagot po sa kanilang mga kahilingan, mga problema, O Lord. Ipuin mo po ang pusong hindi pa nagpapatawad, O Lord. Ngayon po ang panahon na ang mga kapatid ko o kami po, O Lord, ang panahon na alisin na po ang bigat sa aming puso. Ibigay na po ang pagpapatawad. Sinabi mo nga po, Lord, sa iyong salita na kung kami ay hihingi ng tawad sa inyo, ay magpatawad muna kami sa mga nagkasala sa amin, O Lord. Kaya magkakaroon lamang po ang kabuluhan, ang paghingi namin ng tawad, O Lord, sa inyo kapag kami ay nagpatawad din po sa mga nagkasala sa amin. Kaya ito po, Lord, ipuin mo pang puso ng bawat isa sa amin na kagustuhan mo lamang po, O Lord, ang mangyari sa aming buhay, O Lord. Kaya, yun po, Lord, patuloy na protection, pag-iingat mo sa buong sambayanan namin, O Lord. Kaya, ayun po, Lord, maraming salamat po sa gabing ito, O Lord. Kayo
lamang po ang maluwalhati at mapapurihan po sa gabing ito, sa gawain ito, Lord. Kaya yun po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. So let us worship the Lord. Go ahead, Eric. Hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpupuri sa Panginoon at magbibigay ng pasalamat sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. At ang kakantahin po natin ay For All You've Done. At iniimbitahan po kayong magpupuri sa Panginoon. Hallelujah.
Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sampalakpakan nga sa Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, salamat sa Family Cube. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa akala ko eh hindi na ako ano hindi na ako magtuturo kasi tinuturuan na tayo ni Mr. Ismael. Hallelujah. Ayan, glory to God. Napaka ano, baka ano, kaya nga ano, sabi ng Bible, do not touch God's anointed. So wag niyo pong gawing literal ha, pwede kayong humawak sa amin. Ayan. Baka matakot na kayo, nako, eh sabi, do not touch God's anointed. Ayan, biglang namatay yung computer ko tuloy. Ayan, sandali lamang po. Ayan, akala ko nakasaksak yung computer ko, buti na lang. At ayan, meron po palang ano. Praise God, ayan mga kapatid ko sa Panginoon. So, bago po tayo magsimula, syempre, hindi natin kakalimutan na tayo muna ay ano mag-testimony sa isa't isa. Ano po? Napakahalaga ang testimony. Kaninang umaga, napakaganda ng mga testimony ng ating mga kapatid sa Panginoon. To God be the glory. Na alam ko na ang bawat isa sa atin ay may mga baon testimony. Ayan, to God be the glory. Nakita niyo po, isa ring testimony ko na nagpapasalamat ako sa buhay ni Brother Ismael. At nakita ko yung kwento niya. Ito pa lang si Brother Ismael ay ano, ay talaga raw laging ipaalala ni Brother Ismael kay kay Gina yung ano si Brother ano Lito. O wag mong kakalimutan, wag mong kakalimutan. And then ito nga po pala. Kaya pala ganoon, hindi dahil tatama si Brother Lito, tatanggap ng regalo. Pero hindi lamang po yun ang pinakamagandang nangyari doon. Ang pinakamagandang natanggap ni Brother Lito, pumunta siya sa church kagabi, and then kami nag-usap, at ang magandang balita, tinanggap niya ang Panginoon. Yun po ang pinakamagandang regalo. So sabi ko nga, wow, solid na yung ating pagpapagal sa Panginoon. Ang kailangan na lang ay ating i-follow up, kinakailangan na ayun, ang salita ng Diyos ay hindi nawala ng kabuluhan. To God be the glory. Kaya po, nakita niyo po ang evangelism. Ganito po kalawak pag sinabing be a witness. Ang kasama po sa evangelism ang nagdadala, ang nag-i-invite. Hindi po pwedeng at merong nag-i-invite, merong nagsasalita, at mayahalin tulad po ang evangelism, mga kapatid ko, sa pag-igib ng tubig. Alam niyo po ba, pag-iigib ng tubig, merong lubid, merong yung bucket o yung tawag doon, parang balde, no? Balde, na ilalagay mo doon sa ano, doon sa tubig. So merong lubid, merong timba, at merong taong hihila. Ano po? So nakita po natin ito. Ganun din po ang evangelism. Ganito rin po para makawin tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Merong nagbibigay. Hallelujah. Merong nag-i-invite. At merong nagsasalita. Merong humahatak ng tubig. So ganito po ang evangelism. So huwag po tayong may kakampi. Pero kaya nga po, ang lahat ay inuutusan na mag-ebanghelyo. At sa paraan po yan, kinakailangan makumpleto ang pagkuha ng tubig. Kinakailangan may lubid. Kinakailangan may tao na kukuha. Meron ding timba. Eh, so yung mga, kaya nga po itong ginagamit natin ay papasko ko kay Kristo para makahatak tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Ito po yung goal ng ating ginagawa. Hallelujah. At salamat po sa inyong lahat. At tunay nga po na nakita ko kung paano sinuportahan niyo po ang ating iglesia. At nakikita niyo yung vision na ipinapakita sa atin ng Diyos. At ang inyo pong pagpapagal sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. Hallelujah. Attorney is for Christ. Hallelujah. Glory to God. So salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayo na magpalakasan, mag-invite, nag-preach ng gospel, hallelujah, mag-invest sa kingdom ng Panginoon. Amen? To God be the glory. So, meron pa po ba? May testimony po ba? Ayan, inunahan ko na kayo para ang iba'y ma-encourage din. Okay naman. Hahalinginan. Sabay ganun din, no? Ayan, bumalik na po ang computer ko. Amen. So, meron po ba mag-testimony
sa naganap na ating ano Christmas raffle draw. Ayan. Meron po bang mga positive kayo narinig? Sigurado may negative. Tandaan po natin ito mga kabadid ko. Every time na successful ang gawain, may mga negative yan. Ayan, di ba? So sa kasama na po yan. Pero ang magandang balita, alam natin yung Diyos natin pinaglilingkuran. Alam natin na ang ginagawa natin for God's glory. Amen? So meron pa po ba? Ako po ba'y narinig? Teka na. Ako po ba'y narinig nyo? Say amen? Naku, wala yatang nakakarinig sa akin. Narinig, pastor. Ayan yan. Kaya ngayon lang ako naglalagay ng ano eh, ng computer eh. Hindi ko nakikita yung mga mukha nyo. Kaya sabi ko, hintayin nyo. Okay, meron po bang testimony? Hallelujah. Ayan. So we have more time. Amen. Make more time. Yan, meron na yata. Amen po. Yan, palakpakan naman natin si Brother Mario. Wow. Go ahead, Brother Mario. Sa hapon pong ito ay tinataas ko po ang pangalan nating Panginoong Hesus. At unang-una po, binabati ko kayo ng Merry Christmas. Ganon din po kay Lord. So, kanina umaga po ay ako'y hindi po naka-attend. So, Pastor, gaya ng aking pong sinabi, bago po ako umalis, nagpaalam ako sa inyo. Apo? So, nagpapasalamat po ako, Lord. Kanina, no, ako ay muwi, galing po sa pag-espesya. At bago naman po ako umalis, talaga naman po ako'y nanalangin kay Lord na ako'y kanyang gabayan at protektahan. So kanina po sa pagmamadali ko po ng ano at gusto ko po humabol ng ating devotion kanina umaga. So hindi po ako nakarating. So nagpapasalamat po ako Lord. At kanina po ay muntik na po ako na aksidente. Wow. So kanina po doon po alam niyo po yung tapat ni Lamani Moredo. Aha. Eh siyempre po tigil mo na ako, tingin mo na ako sa kaliwat kanan dahil po ako itatawid ng estrada na yon. Papunta po ako sa, uuwi na po ako dito sa amin. So, tingin po ako kaliwa kanan, tumigil mo na po ako dahil ang alam ko po ay kakaliwa po yung isang makina dahil nakasign po siyang kakaliwa. So, umabantin na po ako. Bakit po biglang kumabig yung makina ng kanan. Dumiretso ng batiste. So, nagpapasalamat po ako, Lord, at talaga pong ang brake ng motor na ginamit ko po, yung kitutoy, ay mabuti na lang po at malakas ang brake. So, nagpapasalamat po kanina nung makatawid po ako, tumigil ako at ako nagpasalamat po kay Lord. Pero yung makina po, dire-diretso, hindi na po ako pinansin. Talaga pong ano po, talagang gehebla. Pagka-preen ako, talagang kung mabanti po ng konti, eh talagang sabit ako, dala-dala. So, maraming po salamat Lord at talagang ako po ay ginabayan at talaga po. Amen po. Ayun lamang po, Pastor, talagang maraming po salamat kay Lord. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Nakita po natin mga kapatid ko kung paano hawak tayo ng Diyos yung protection. Kaya lagi maging maingat, manalangin bago lumabas. Hallelujah. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Kaya nakikita natin nanggagalit si Satan kasi maganda ang intention ni Brother Mario maka-atin ng ano eh. Ng discipleship eh, no? Sabi nga ni Satan, kailangan mapigilan ko ito, hallelujah. Pero sabi nga, nagkakamali si Satan, ano? Hindi siya omnipotent o omniscient, ano? To God be the glory. Ayan po, napakayaman ng mensahe. Meron pa po ba? Praise the Lord, the testimony?
Sinong na-bless noong Pasko? Say amen. Hallelujah. Sinong na-bless? Eh, mag-ano nga? O parang hindi, ang iba'y malungkot, hindi naka-receive ng regalo. Hallelujah. Amen. Pag naaalala ko yung regalohang yan, eh ako'y napapaano. At akala ko eh, ako'y nakabunot na yung pala. Eh, intentionaling bununot yung pangalan ko. Amen. Praise the Lord sa inyong buhay, sa regalo niyo sa amin. Sa excited ko, pinagana ko agad. Hallelujah. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Meron pa po ba? Ayan, meron pa po bang mga testimony sa tayo sa Panginoon? Hallelujah. Ayan. Nandiyan din po si Sister Leia, kasama natin. Welcome, Sister Leia, sa gawain ng Panginoon. Meron pa po ba na testimony? Ayan, sa ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Naku, tahimik kayo. Parang gusto nyo lagi sa personal eh, no? Yun talagang ano eh. kasi parang hindi kayo nakikita ng ano eh, no? Amen. Glory to God. So, bibilang ako ng tatlo. Kung wala na, tayo magsisimula na. Okay. One. Naku. Two. Tatlo. Yun. Ganun lang yun. Siyempre. Teka, parang may magsasalita pa. Okay. Eh, dahil ang Diyos naman ay Diyos na mapagpala. May humabol pa kayo kung meron. Meron po ba? Amen. Hallelujah. Baka meron yan. Meron pong mga napasok kasi. Ayan. Sir Mabel, nandiyan na rin. Family Matira, to God be the glory. Family Tenorio. Okay. Meron pa po ba? Amen. Hallelujah. Yan. Sir Betty. Praise the Lord. Kasama natin. Amen. So wala na. Okay. Tayo ngayon po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Hallelujah. At tunay na ang ating po papag-aralan. At ito'y ang last na magkakaroon po nito. Ang ating pastor. Ayan. Si Pastor Chris. Ano? At ang napag-aralan po natin dito ay try and fail. Ano? Sa Tagalog, nagsikap at nabigo. Ayan, magandang Tagalog eh, no? Dahil kapag sabi, sinikap kong ibigay ang lahat, sinikap kong nagawin ang lahat para sa iyo. Pero eh, parang kulang, parang, eh, di ba mga ganyan, bigo pa rin ako. Ayan, sinikap kong ligawan ka, pero bigo pa rin ako. Ayun. Sabi ko sa inyo, ayon yung tumawa, ako ang tatawa. Amen. Glory to God. Yeah, patawa ko lang po kayo. Okay. Hallelujah. Gusto ko na yata maging DJ. Amen. Praise the Lord. So ang ating context na ating napag-aralan ay makikita po natin sa Amway Kabanatang 81, talatang 13. No? O ito po ang sabi, o kung ako'y didinggin ng aking bayan, kung ang Israel ay lalakad sa aking daan. Dito po, mapapag-aralan natin ang pagtatagumpay sa panahon ng kabiguan. Matitingnan po rin natin dito ang mga tao na nabigo, ngunit hindi na natiling bigo. Ano? Ibig sabihin, sila'y nagtagumpay. Pagkatapos ng kabiguan, sila'y nagtagumpay. At meron din po tayo dito makikita na nabigo at nanatiling bigo. So saan parte po tayo ngayon ng buhay natin? Na tayo ay nabigo pero nagtagumpay. Kaya nga po, kanina yung unang sinabi ko, lahat, kaya ka ngayon nagtagumpay dahil ikaw ay nabigo. Amen? Sino naniniwala doon? Kaya ka nagtagumpay dahil ikaw ay nabigo. Meron ba tao dito na hindi nabibigo? Lahat tayo ay dumanas ng kabiguan. Ano? At yung kabiguan, ayun yung minsan nagiging dahilan para tayo manatiling bigo. At iyan po, pinamagatan ko yung the remedy of failure o ang luna sa pagkabigo. Hallelujah. Ready na ba kayo sa luna sa pagkabigo? Hallelujah. Saan parte ng buhay tayo nabigo? Ano ang mangyayari? Sabi dito, kung tayo ay nabigo. At unang example natin na makikita dito, ang kabiguan na naging tagumpay ay sa buhay ni Abraham. Nandito po yung napag-aralan natin. As a summary, si Abraham, Moses, David, Jonas, and Pedro. So makikita po natin ang mga taong ito, the man of God, sila'y nabigo pero nagtagumpay.
Hallelujah. Sabihin mo sa iyong sarili, nabiguman ako, pero ako'y magtatagumpay. Amen. Sabihin mo, nabigo ako, pero ako'y magtatagumpay. Amen. Natatakot ako kasi tatatlo yung dadalawang tao yung gumagalaw. Hindi ko alam kung kayo ba'y nandyan o kayo ay naghahanda na sa Pasko. Yan! Hallelujah! Pwede niyo ba akong papaskuhan? Makita ko naman ang inyong magagandang mukha kasi sa Webes wala tayong gawain. Hallelujah! Alam niyo, si May, laging alam niyo naman ako, gusto ko lagi may gawain. Ay, pero ganun ko kayo kamis. So, yan. Nandiyan na si Irene. Hallelujah. Glory to God. Sana makita ko kayo. Kasi, bakit? Bakit po? Kasi matagal tayong hindi magpapangita. Isipin nyo, 2023. Magkikita-kita tayo sa susunod na taon na. Ah, gano'ng katagal na yung para sa akin? Yan. Hallelujah. Nakikita ko na. Amen. Kita nyo yan. Ang gaganda nyo naman pala eh. Pwede naman pala eh. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. So, ano po ang makikita natin? Ang makikita natin dito, una ay si Abraham. Siya ay nagsinungaling tungkol kay Sarah na kanyang asawa dahil sa takot na siya ay mapatay at baka kunin ang kanyang asawa. Subalit siya ay tinawag na lalaking may pananampalataya pananampalataya at kaibigan ng Diyos. Hallelujah. Napakasarap na tawagin na ikaw ay kaibigan ng Diyos. Di ba? Si Abraham ay nagsinungaling dahil sa takot niya na mawala ang mga bagay ang kanyang asawa sa kanyang buhay. May i-reflect din natin. Kaya tayo nabibigo kasi nagsisinungaling tayo. Bakit tayo nagsisinungaling? Kasi natatakot tayo na, kasi ganito to eh. Masama ba, Pastor, magsinungaling? Ay kung ang intention mo naman ay itakpan ang mahal mo sa buhay. Di ba? Yun ang tanong. Sa palagay nyo, masama ba yun o hindi? Tanungin ko nga kayo, sumagot nga. Ikaw ay ano, nagsinungaling ka dahil gusto mo lamang pagtakpan ang iyong pamilya. Di ba? Si Abraham, nagsinungaling siya. Sabi ng Bible. Dahil, bakit siya nagsinungaling? Dahil lang ba sa natatakot siyang mawala ang kanyang asawa? No. Nagsinungaling din si Abraham dahil takot din siya na mawala ng kanyang buhay. Yan po ay makikita natin sa istorya sa Genesis chapter 20. Ano? Ayan, diyan po natin makikita yan. And yet, sa kabila ng kanyang kabiguan, dahil may pangako ang Diyos sa kanya, hallelujah, na siya'y pagpapalain at nakita naman po natin dito din na kung paano after ng Abimelech na king, ay umalis sila doon na punong-puno ng pagpapala. Yan po yung istorya na yun. Ano? And then sa James chapter 2, verse 23, makikita natin dito si Abraham, yet he called a man of faith. The friend of God. Hallelujah. Napakasarap tawagin ka, kaibigan ng Diyos. Ano? At ayan ay naisarmon ko na one time. Sabi ko nga, napakapalad natin. Kasi kung tayo nananampalataya sa Panginoon, tayo'y kaibigan, itinuring din tayong kaibigan ng Diyos. Sapagkat ang alipin hindi niya nalalaman ang gagawin ng kanyang master o anong nais gusto, pero dahil tayo ipinaalam ng Diyos dahil kaibigan tayo ng Diyos. Amen? Glory to God. Ang sunod nating tao na nasumubok, na bigo, sino? Si Moises. He struck the rock and called para magkaroon ng tubig. Ano? Pero ang direction sa kanya ng Panginoon sa Numbers 20, hallelujah. Then Moses lifted up his hand, struck the rock twice with the rod, and the water came abundantly. Ano? Pero ano ba ang utos ng Panginoon? The Lord speak to Moses and Aaron, because you did not believe in me to allow me in the eyes of the children of Israel. Therefore, you shall not bring this assembly into the land which I give him to them. Hallelujah, hindi ito naging kalugod-lugod sa Diyos ang ginawa ni Moises. Kung mapapansin ninyo, kung kayo ilalagay sa buhay ni Moises, kung mapapansin ninyo po ang istoryang ito, iisipin natin na ay hindi naman siya nagalit sa Diyos eh. Nagalit siya sa katigasan ng ulo ng kanyang bayan. Eh pero hindi po yun eh.
Because hindi nila inallowed na makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga bayan ng Israel. Speak to the rock. Ay hindi eh. Anong ginawa? Hinampas. Hallelujah. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon. Pero ang magandang balita dito, sabi dito sa Deuteronomy 18, and yet, the Bible states that there was never being another prophet as great as Moses. Sabi dito, I will raise up from a prophet like you from among their brethren, and I will put my word in his mouth, and he shall speak to them all that I command in him. And it shall be that whatever will not hear my word, which he speak in my name, I will request him for him. Deuteronomy 18:19. Sino po ito? Sino yung i-raise na prophet? Hallelujah. Ito'y dinadala sa ating Panginoong Hesus Kristo. John 16:14, anong sabi? To those men, when they had seen the sign that Jesus did, this is true prophet who is to come into the world. Hallelujah. And John 7:14, therefore many from the crowd, when they heard this saying, said, truly, this is the prophet. Sino po? Ang Panginoon ang tinutukoy, ang ating Panginoong Hesus, ano? Hallelujah. Next person na nabigo, sumubok, nabigo, pero nagtagumpay. Ano po ito? Si King David. At mamaya pag-aaralan natin ang buhay, ano ang different ni King David at saka ang different ni King Saul. Si King David, siya ay sumubok, nabigo, pero nagtagumpay din at the end. Si Saul, nabigo, sumubok, pero nanatiling nasa kabiguan. Nabigo at nanatiling bigo. Hallelujah. Hindi ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po ang different ni King David at ni Saul na nabigo? Si King David, nabigo, pero siya ay nagtagumpay sa panahon ng kabiguan. Anong difference? Si David ay nangalo niya sa asawa ng ibang lalaki. Nang siya ay nagdalang tao, ipinapatay niya ang asawang lalaki at sinubukan niya na pagtakpan ang kanyang kasalanan. Si Saul, tinanggihan ng Diyos bilang hari. Subalit si David, ito, ano po si David? Si David ay nanatili sa trono at tinawag na lalaking malapit sa puso ng Diyos. Bakit ang buhay ng isang lalaki ay nagtapos sa kabiguan at ang isa ay naging matagumpay? Bakit si David ay naging matagumpay nang siya nabigo at si Saul naman ay nabigo at nanatili ng bigo? Nang si ito po, si King Saul, nang si propeta Samuel ay hinarap ni Saul sa kasalanan ng nagawa niya, sinabi ni Saul, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon. Ito po ay sa 1 Samuel 15, 24 at 30. So sama na, nagkasala ako. Ito po si Saul ang nagsasalita. Sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita. Sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Ano ang nangyari kay Saul? Siya'y natakot sa bayan. And then ano pa? Na magkagal, ganyan sinabi, ako'y nagkasala. Okay? He repent? Gayunman, parangalan mo ako, sinasamo ko sa iyo sa harap ng mga matanda na aking bayan at sa harap ng Israel. At bumalik ka uli na kasama ko upang aking sambahin ang Panginoon mong Diyos. Ano ngayon po ito? Tingnan natin maigi. Humingi ng patawad, nagkasala, nabigo sa inuutos ng Diyos, nagawin ang kalooban ng Diyos. Ay ano ang nangyari na natili si Saul, nabigo? Si Saul ay nahuli sa kanyang kasalanan at inamin niya ito. Siya ay nalungkot dahil siya ay nahuli. Ang malungkot dahil sa kasalanan ay hindi sapat. Ulitin ko po, ang nalungkot ka o nagsisika sa kasalanan ay hindi sapat. Ang kalungkutan dapat ay nagdudulot ng pagsisisi. Alam naman natin ito, ang different, different ng repentance and remorse. But kinakailangan, hindi sapat na nagsisi ka lamang dahil ikaw ay nagigilty.
Akibat nito, hallelujah, ay ang totoong pagsisisi o pagtalikod mula sa kasalanan o pag-amin mo sa iyong kasalanan kasabay ng pagbabago. Hallelujah. At ito po ito. Amen. Tinanggap ni Saul na siya ay nagkasala, subalit sinisisi niya ang kanyang pagkakamali sa ibang tao. Mm-hmm. Uli, uulitin ko, tingin po kayo sa akin. Tinanggap ni Saul na siya ay nagkasala. Subalit sinisi niya ang kanyang pagkakamali sa ibang tao. Bakit ganon? Pag tayo nagkakamali, ang sarap, ang mas madaling magsisi sa ibang tao kaysa sa ating sisihin natin ang ating sarili. Nais niya na igalang siya sa harapan ng mga pinuno para hindi siya mapahiya. Nandiyan na nga ako, kaya mamaya, get ready, ang ating topic is remedy for failure. So, ang nais niya igalang siya sa harapan ng mga pinuno para hindi siya mapahiya. Nais niya na si Samuel ay sumamba sa Diyos kasama niya para maipakita sa mga tao na siya ay spiritual na tao. Nakakalungkot. Imagine nyo, hallelujah, sometimes minsan ganito tayo. O maari, minsan ipinapakita na lang natin na tayo spiritual people sa harap ng maraming mga tao. Pero kumusta kaya yung puso natin sa harapan ng Diyos? Hindi tinanggap ni Saul na siya ay nagkasala sa Diyos. Hindi siya nagsisi, humingi ng patawad. Tinanggihan niya na tanggapin ang personal na responsibilidad sa kanyang ginagawa. Naghandog siya ng pagsamba sa Diyos, subalit ang nais ng Diyos ay pagsisisi. Si Saul ay mas interesado sa kanyang espiritual reputasyon sa mga tao higit kaysa relasyon sa Diyos. Dahil dito, sinabi ni Samuel kay Saul, hinapak sa iyo ng Panginoon ang kaharian ng Israel sa araw na ito at ibibigay sa iyong kapwa na maigi kaysa sa iyo. Nakakalungkot. He is still king, but the anointing ay wala na. He is still king. He is still parang spiritual ang buhay niya. Maaring maihalin tuloy nandoon sa church, napunta sa church, pero wala na yung kanyang puso sa Panginoon. Wala na yung Spirit of God sa kanya. Nakakalungkot. Kapatid ko sa Panginoon, ito yung katunayan na si Saul sumubok, ngunit nanatiling bigo. Huwag sana tayo mga kapatid, isang hamon din sa bawat isa sa atin si Saul. Mas interesado si Saul sa kanyang reputasyon sa mga tao kaysa sa relasyon sa Diyos. Kumusta ang relasyon natin sa Diyos? Gusto rin ba natin minsan na makita lamang sa church? Para masabing tayo spiritual, pero yung ating relasyon sa Diyos ay wala na o hindi na malalim or nababawasan na. Dapat malalim tayo, hindi pagpapakita. Hinapak kaya nga sabi rito, ang naging kasawian ni Saul, dapat sana yun sa pamilya niya magre-reign na king pa, pero hindi na. Inalis na ng Diyos sa kanya. Ang kaharian ay binawi kay Saul at ibinigay kanino? Kay David. Pero si David, kung titingnan sabi nga, bakit parang mas malupit naman ang ginawa ni David eh? Di ba? At yan ang ating napag-aralan noon. Pero yun nga eh, kasi ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hindi niya titingnan gaano mang karami ang iyong nagawang kasalanan o hindi ka man perpekto sa harapan ng maraming mga tao. O maaaring i-compare natin si Saul at si David, pero hindi ganoon ang pamantayan ng Diyos. Ang pagtingin ng tao ay hindi katulad ng pagtingin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa puso, hindi sa panlabas. Sapagkat kapag ayos ang puso, ayos ang panlabas. Nang hinarap ni Propeta Nathan si David tungkol sa kanyang kasalanan, dagling kinilala ni David ang kanyang kasalanan. Daglian. Alam niya na malaki yung nagawa niyang kasalanan. Pero si Saul hindi siya interesado. Yes, inamin niya. Ay, nagkamali na nga eh. Ano magagawa? Parang ganito. Ano? Okay. Ang mahalaga, nandito ka. Tapusin na natin yun. Yan, nandiyan na yan eh. Ang mahalaga, samahan mo ako. Ipakita mo sa tao na talagang ano, kasama kita. Pero si David, no. Pinakita niya sa harap ng maraming mga tao ang kanyang pagsisisi. At ito yung napakahirap. Ano?
Siyempre kasi may, kasi kapag ikay minagawang kasalanan, kaakibat na yon na dapat ipaki ang tunay na pagsisisi, kaakibat na yon ay yung saharap ka sa maraming mga tao na may puso ng pagpapatawad. May puso ng pagsisisi. At sinabi ni David sa 2 Samuel 12:13, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Hindi niya sinubukan na isisi sa iba. This is the difference. Hindi niya sinubukan na isisi sa iba. Eh kasi si Bathsheba naman eh, alam naman niya marunong ako eh, bakit ba naman kasi doon pa na sa kita ko. Eh, di ba? Hindi niya sinisi. Ay, kasi dapat na lang sana pumunta ako sa battle. Kasi para hindi na ako natukso. Alam niya na siya ay nagsisi. Walang ibang sisisiin kung hindi siya. Na dapat sana siya ay nasa battle. Kaya nga gustong-gusto ko itong portion ito. Kaya kapatid ko, para makaiwas ka sa tukso, umalis ka sa place na ikaw ay natutukso. Go to the battleground. Hallelujah. Huwag kang pumunta sa akala mo comfort zone mo, pero yung pala nandoon ang kaway, nagsosolo ka. May temptation, apatay ka. Hindi niya sinisi si Bathsheba. Tinanggap niya ang kanyang pagkabigo at may kapakumbabaan siyang nagsisi sa harapan ng Diyos. Pero hindi lamang yon. Ano? Ang dakilang panalangin ni David ay nasulat sa Awit 51. Basahin po natin. Sapagkat kinilala ko ang aking mga pagsalansang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo at sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Hallelujah. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Narinig ba natin ito kay Saul? The Spirit of God is nasa kanya. Bakit? Pero ang masakit, hallelujah, di hindi man lamang siya nanalangin na katulad ng panalangin ni David, Panginoon, likhain mo ako ng puso malinis. Panginoon, baguhin mo po, huwag mong aalisin sa akin ang iyong Espiritu. Kasi kailangan natin ng Spirit of God. Kaya salamat na mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po rito, pareha si Saul at si David ay gumawa ng maling pagpili. Nang siya ay harapan sa kanyang pagkakamali, si David ay nagsisi at nagbago ng patungan, patutunguhan. Si Saul ay hindi. Siya ay nanatiling malayo sa kalooban ng Diyos at ang kanyang buhay ay nagtapos sa kabiguan at pagkatalo at pagkamatay. Ito si Saul. Nakakalungkot. Meron pa na nakita po natin dito na sila ay nabigo at nanatiling bigo. Sino po ito? Si Samson. Siya ay mahalagang hukom sa bansang Israel. At mayroong napakalakas na pangangatawan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Talagang favorite natin itong anong ito, di ba? Kasi ang kwento niya, isang malakas na tao. Pero ano ang nagpahina sa kanya? Ang kasalanan, ang babae, ang sin. Ano? Subalit siya ay nagkaroon ng relasyon sa paganong babae. Siya ay naging bilanggo at namatay sa isang bihag ng kaaway. Although nagtagumpay siya, ibinalik ng Diyos ang lakas niya, pero at the end ng kanyang buhay, na makikita natin yan sa Judges chapter o Hukom, kabanatang 13 at 16. Si Uriah. Ay, ito, napakaganda rin po. Kung mapapamilyar kayo sa ikalawang hari, kabanatang 26, kilala niyo po siya. He's a good king. Godly king. But ito ang malupit. Kaya sabi nga ni, napakahalaga na igalang natin ang mga lingkod ng Diyos. Not because kami ay lingkod ng Diyos. Kay Brother Ismael na rin nangyari yon. Sinabi niya, dahil ito rin po ang naging buhay ni Uriah, he is a king. But sabi dito, si Uriah, sa simula ginawa niya ang tama sa paningin ng Panginoon. Ginawa niyang masagana, pinasagana siya ng Diyos. Subalit siya ay nagkasala sa pagpasok niya sa templo at gumawa ng gawaing dapat ang sasardote ang gumawa. Come on. Maganda ang motive, mag-aalay sa Panginoon. But that time po mga kapatid ko sa Panginoon,
ang mga karapat dapat lamang na mag-alay ay nasa pumunta sa Holy of Holy o sa lumapit sa Panginoon ang inatasan ay ang High Priest. Sa kapanahon natin ang mga lingkod ng Diyos. Ba't hindi na tayo ngayon katulad na mag-aalay at pupunta pa sa Holy of Holy kasi nandito na ang Panginoon. Winasak na niya ang pader na nag-uugnay, hallelujah, sa tao, sa Diyos, sa kasalanan. Ano, nakita natin ito. Si Orya, ano nangyari kay Orya? Ang nangyari, siya ay nagkaroon ng, sabi po rito, ginawa niya yung gawain ng pagkasasardote. Ibig siguro yung pagsusuot niya, ibig yung pag lahat, kaysa sabi dito, ginawa niya. Yan po makikita natin. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, kung anong ipinapagawa ng Diyos sa iyo, gawin mo. At kung hindi yung pinapagawa ng Diyos sa iyo, huwag mong gawin. Wow. Ay, pastor, ay kung ito naman ay sa ikabubuti, yes, pero kung hindi ngayon ang ginagawa ng, may pinapagawa sa iyo ang Diyos eh, bakit yung gagawin mo? We are the body. Iba yung party mo, iba yung party ko. Ay, pastor, eh, mas magaling naman ako doon. Yes, I know. Mas magaling ka. But ang pinapagawa ng Diyos sa iyo ay ito. Like, Hosea, he's a king. Ano pa ba ang kailangan mo? Eh, hindi ako kontento. Gusto ko rin na ako'y high priest. Come on. Many are called, but few are chosen. Tayo lahat ay tinawag ng Diyos. Amen. But may mga choices na talagang tinawag sila ng Diyos as a pastor, as evangelist, as a teacher. Hallelujah. So kapatid ko sa Panginoon, walang problema doon. Ang tungkulin mo lamang ay dapat gampanan mo. Magandang tao, mabuting hari, pinasagana ng Diyos, ngunit ang nakakalungkot, ang naging huli, siya ay nagkaroon ng ketong at namatay. Failure. Nabigo. Kasi nabigo at nanatiling sa kabiguan. Si Saul! Si Eli, sa simula siya ay dakilang saserdote sa tahanan ng Panginoon. Si Eli at ang kanyang mga anak na lalaki. Pero ano nangyari? Namatay sa kayaya dahil sa pagsaway. Si Eli hindi niya na-handle ang kanyang pamilya. Si Eli na sana magtuturo ng, sa kanyang mga anak pero inallowed niya na napatuloy na magkasala ang kanyang mga anak. Si Judas, he is a disciple of God. Chosen by God? But anong nangyari? Nakita niya ang mga himala ni Kristo, narinig niya ang turo ng Panginoon, at pagkatapos, ikinatwa niya si Jesus at nagpakamatay. Bakit kanya? Nagsisisi si Judas. Pero at dahil ng kanyang buhay, siya nagpakamatay kasi hindi niya kayang patawarin ang kanyang sarili. Kaya ito yung mamaya, hallelujah, palapit na tayo ng palapit. Ayan, patapos na rin ako. Hallelujah. Para kayo ay hindi na mainip. Amen. Remedy for the failure. Ayan, alam ko kayo yung sabik na sabik yan. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah. Paano natin, ano ang lunas sa pagkabigo? Ano ang lunas sa pagkabigo? Number one, Kilalanin ang iyong kabiguan. At dito po makikita natin si Jonas. Ayan. Napaka dali ng kwento niya. Ano? Pero basahin niyo po rin. From Jonas chapter 1 verse chapter 3. Yan lang naman po ang chapter ng Jonas. At alam niyo naman po, mula pa pagkabata, ang story ni Jonas. Ano? Ano po ang makikita natin sa buhay ni Jonas? So, kilalanin ang iyong kabiguan at dito po tayo tatakbo dito. Kinakailangan ng malakas na, tinyo ang nangyari kay Jonas, kinakailangan ng malakas na bagyo bago mahikaya si Jonas na siya ay wala sa kalooban ng Diyos. Dapat mong matiyak ang Diyos ay may roong paraan para malaman mo na hindi mo nagagawa ang kanyang kalooban. Hanggat hindi mo nalalaman na hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka makakabalik sa kalooban ng Diyos. Oh, come on. Hallelujah. Yes, Lord. Ulitin ko po uli. Hanggat hindi mo nalalaman na hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka makakabalik sa kalooban ng Diyos.
Oh yes, Lord. Come on. Hallelujah. The problem is this, napag-aralan natin ang the will of God, ang kalooban ng Diyos. Pero gusto na, sometimes ito nagiging problema. Nag-i-step agad tayo, nasa padalwang baitang ka pa lang, gusto mo nang tumakbo sa pasampung baitang. Dahil ayaw mong dumaan sa proseso at malaman ang kalooban ng Diyos. Si Jonas, ang kalooban ng Diyos sa kanya ay dalhin ang mensahe doon sa Nineveh. Pero hindi sumunod si Jonas. Nanatili siyang bingi sa pagkatawag sa kanyang buhay. Kaya nga hangga't hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, hindi ka makakabalik sa kalooban ng Diyos. Huwag mong hayaan ang anumang dahilan para tanggapin mo ang iyong kabiguan narito. Ang mga ilang dahil kadalasan ang dahilan kaya hindi tayo nasusunod ang kalooban ng Diyos. Ready na ba kayo? Mga kadahilanan kung bakit hindi natin na kadalasang nasusunod ang kalooban ng Diyos. Ito na. Number one, ilista natin. Mawawala ng tiwala ang mga tao sa akin. Lord, kapag ako'y nagsisi, halimbawa may nagawa tayong mali, naku, mawawala na ng tiwala sa akin ang aking, pag ipinagtapat ko ang aking lihim, mawawala na sila ng tiwala sa akin. Katulad ni Saul, natatakot sa kanyang kredibilidad. Bakit? Pero si King David, hallelujah, sapagkat alam niya na lahat ng meron sa kanya ay galing sa Diyos, kahit mawala ang lahat sa kanya, wag lang mawala ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat kung, oh hallelujah Lord, thank you Jesus. Sana maging puso rin tayo ni David, ano? Alisin man na, kasi kay David, alis, ang ayaw naman, okay, mawala sa kanyang kanyang anak. Kung mapapansin niyo po ang istorya, after na namatay ang kanyang anak, siya masaya na ano, na kumain sapagkat alam niya na siya pinatawad ng Panginoon. There is joy in the Spirit sa kanyang buhay. Kaya kapatid ko sa Panginoon, huwag kang matakot na mawalan na sa sasabihin ng ibang tao. Matakot ka sa sasabihin ng Diyos sa iyo. Kung ito pa, pangalawang dahilan, kung tatanggapin ko ang aking pagkabigo, tinanggap ko na rin mali ako. Mas madali na lamang magyabang kaysa magsabi ng katotohanan. Mas madali na lamang na manahimik kaysa tanggapin mo ako o ikaw ay may pagkakamali. Napakahirap. Ito yung mga nagiging dahilan. Pero kapatid ko sa Panginoon, kinakailangan tanggapin natin ang ating pagkabigo. Tanggapin natin ang ating pagkakamali. Eh, nagkamali eh. Hallelujah. Kung hindi ka mapatawad nila, okay lang. Basta humingi ka uli ng tawad. Kung hindi ka pa rin patawarin, okay lang. Basta ikaw ay may puso ng pagpapatawad. May pag-amin na tinanggap mo ang iyong pagkakamali. Pangatlo, nabigo ako. Susubok na lang ako. Ayan, nabigo ako. Susuko na lang ako. Nabigo ako, susuko na lang ako. Ito yung problema. Sabi nga, nabigo tayo at natatakot na tayo at ang gagawin na lang natin sumuko. Ay, sinubukan ko na dyan. Nabigo na ako. Bakit? Kasi, ito eh. Hallelujah. Pero kapatid ko sa Panginoon, huwag tayong matakot na mabigo. Huwag tayong matakot na kilalanin ang ating kamalian. Hallelujah. Pag ikaw ay nabigo, sumubok, huwag kang sumuko. Sa discipleship namin, run the race. Katulad ni sinabi ni Paul kay Timothy, finish the race. Hindi po pwede na kapag ikaw ay nabigo ngayon, ay mabibigo ka uli, ay ikaw ay titigil na. Walang nanalo na tumigil. Kaya nga, kung ikaw ay nabigo, bangon uli. Eh, pastor, lagi na lang ako nabibigo. Pero lagi ka rin nagtatagumpay. Hallelujah. Kasi bakit? Eh, paano mo nalalamang nagtagumpay ka kung hindi ka nabigo? Paano mo nalalamang nanalo ka sa buhay kung hindi ka nakipaglaban? Ng pakikipamabuting pakikipaglaban. Huwag kang sumuko. Sabihin mo, hindi ako susuko. Sabihin mo, declare it, hindi ako susuko. Tinitiyak ko kapatid ko sa Panginoon sa takbo this 2021.
mabibigo tayo. Nandito tayo sa mundo eh. Madidisappoint tayo sa maaaring mangyari. But kapatid ko, tayo lang. Walang sukuhan. Hallelujah. Sabi nga, pinasok natin yan eh. Dire-diretso na yan. Hallelujah. Ang sundalo, the more na nasasaktan, the more na lumalaban. Hallelujah. Ikaw ay magtatagumpay sapagkat hindi ka susuko. Huli na. Ito ang pang-apat. Huli na ang lahat. Matanda na ako. Kayo na lang dyan. Come on. Hallelujah. Eh, pagka ganyan, sabihin mo, kalabaw lang ang tumatanda. Amen. Hallelujah. Hindi pa huli ang lahat. Magiging huli pag sinabi mo na pag tumigil ka na. Pero hindi pa huli ang lahat. Hanggat may buhay, may pag-asa. Amen? So, kapag ikaw ay may buhay pa, may pag-asa ka pa, ay huli na. Huli na, hindi pa huli ang lahat. Magiging huli lang ito kung hindi ka gagawa. At simulan mo na ngayon upang hindi ka mahuli. Kaysa mag-isip ka ng huli, huli na, ay hulihin mo na. Hallelujah! Para hindi na makawala. Sumubok uli. Hinwalang huli. Mag-start ka uli. God is the God of timing. Last. Ah, ito. Ako ay masamang halimbawa, susuko na lang ako. Amen. Alam mo ba, kapatid ko, yung mga masasamang nangyari sa iyong buhay, ito nga yung magiging pundasyon mo para ipatotoo sa kanila. Huwag kang susuko. Walang susuko. Sabi mo, walang susuko. Hallelujah. Amen. Amen. Dali. Hallelujah. Walang susuko. Kailangan, we need to declare. Ngayon tayo ay punong-puno ng salita. Kaya, anumang pagsubok ang dumaan sa iyo, sabihin mo na huli na ang lahat. Hindi. Hindi ako susuko. Napakabuti ng Diyos. I-declare mo, this 2021, hindi ako susuko. Anumang pagsubok sa aking buhay, hindi ako susuko. Hallelujah! O sandara shindara kumusuko. Hallelujah! Masyado akong malayo sa kalooban ng Diyos para maayos ko ang mga bagay. Kaya nga, He is the builder. Kung sa palagay mo na parang malayo na, hindi na marirestore ang relasyon o ang iyong nakaraan, nagkakamali ka, kapatid ko sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ka, akala mo lang malayo ka sa Panginoon kasi ikaw ang lumalayo sa Panginoon pero hindi siya lumayo sa iyo. Kaya piling mo na malayo ka sa kalooban ng Diyos kasi hindi mo naman ginagawa ang kalooban ng Diyos. That's why ang piling mo, malayo ka sa kalooban ng Diyos. Maaayos ito, hallelujah, yes Lord, kung dadalhin mo sa Diyos. Hindi mo nga kayang ayusin ang buhay mo eh. Hindi mo nga kayang ayusin ang family mo o ang trabaho mo o ang sitwasyon mo. Ay, sino nga ayos? Ang Diyos. Ang Diyos. Hindi mo kayang maayos, pero aayusin ng Diyos. Meron bang nasira sa iyo this 2020? Relasyon mo? Sitwasyon mo? Meron bang nasira sa iyo sa buhay mo? Hallelujah. Na nakapaghadlang sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay? This is the time. Hallelujah. Paayos mo sa manufacture. Lahat, katulad ng mga gamit na sira, halimbawa Samson or anything, dinadala agad sa manufacture. Manufacturer. Kasi sila yung nakakaalam kung paano aayusin. Kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, sino man lumalang sa atin? Ang Diyos. So siya yung mag-aayos sa buhay mo, hindi ikaw. Hallelujah. Kaya kapatid ko sa Panginoon, lumapit ka lamang sa Diyos. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Pero until na hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, mahihirapan ka na makita at makabalik sa kalooban ng Diyos. Huwag na huwag magingad lang sa atin ang anim na ito. Huwag mong isipin na mawawala ng tiwala ang mga tao sa iyo. Ang matakot ka, mawala ang tiwala ng Diyos sa iyo. Huwag kang matakot na tanggapin ang iyong pagkabigo. Tanggapin mong ikay nagkamali. At sa pagkabigo mong ito, hallelujah, ito yung magiging source ng tagumpay mo. Nabigo ka minsan? Ay, hindi lang pastor minsan. Kadalasan, lagi ako nabibigo. Pero ang magandang balita, kadalasan din. At lagi kang ibabangon ng Diyos. Hallelujah. Huli na ang lahat, no? He is the Alpha and Omega. Simulan mo sa tama, matatapos ito sa tama.
Wala na akong panahon magsimula. So, hindi ko na kaya simulan. Kala mo lang yon. Hindi pa huli ang lahat. Ang huli, kung sinabi ng Diyos sa iyo, at kung ikaw ay mamatay na hindi mo ginawa ang tama, yun ang huli na. Pero kung ngayon may hininga ka pa, alam niyo yung matanda ng kwento, sabi niya, isang matanda ang malapit na mamatay at in-encourage siya ng pastor niya. Sabi niya, kapatid, hallelujah, mamatay ka man, kunin man ng Diyos ang iyong buhay dito sa lupa, ang magandang balita, hallelujah, ikaw ay patungo sa langit sapagkat tinanggap mo si Kristo as a Lord and Savior ng iyong buhay. Yes, Pastor, I know that. Alam ko na ako'y kumamatay, pupunta ako sa langit. Pero ang aking iniiyak ay hindi ko nagawa ang kalooban ng Diyos. Sana nagawa ko prima. Ngayon ako, wala na, ilang araw na lang mamamatay na. Huli na ang lahat. Kapatid ko sa Panginoon, huwag nawa sana tayong maging ganito. Yes, tinanggap mo si Kristo as a Lord and Savior, pero hindi lamang doon yun natatapos. Kinakailangan gawin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Huwag kang matakot. Pag sinimulan mong sundin ang kalooban ng Diyos, malalaman mo ang kalooban ng Diyos. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Ang remedy, Panginoon, yes, inaamin namin, Panginoon, na ang lunas, Panginoon, sa pagkabigo, Panginoon, Lord God, hallelujah, ay recognize our failure. Kilalanin namin ang aming kabiguan. Ang pangalawa po, na kami magsisi, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. At ang pangatlo po, ay Panginoon, recognize na kung anong punto, Panginoon, kami nagkamali. At ang pang-apat po, Lord, tulungan mo kaming bumalik at maitama ang aming pagkakamali. Lord, protektahan kami, Panginoon, sa anumang sasabihin ng ibang tao at maging honest po kami, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo po, Panginoon, na i-restore ang iyong espiritu, Panginoon, na maaring nadamis dahil hindi namin nagawa ang iyong kalooban. At tulungan mo kami maging sensitibo sa iyong espiritu, sa mga bagay na aming nakikita, Panginoon, na nais mong ipakita. Patuloy mo, Panginoon, na maging sensitibo kami, Panginoon, Lord God, at tumanggap ng pagkakamali. Kung kami man, Panginoon, magkamali, Panginoon, hallelujah, merong Diyos kami, Panginoon, na magtutuwid sa panahon ng aming pagkakamali. Lord, maaari, Panginoon, may huli na ang lahat. Ngunit isang bagay, Panginoon, hindi pa huli ang sa iyo, Panginoon, Lord God, ay ipinagtitiwala ang buhay. Ama, patuloy mong hawakan ng iyong lingkod ang bawat isa sa amin, Panginoon. This 2021, maaari kami, Panginoon, sumubok at mabigo, o maaari, Panginoon, Lord God, magkaroon ng takot. Ngunit right now, in the name of Jesus, Panginoon, sa panahon ng aming kabiguan, kami ay magtatagumpay sapagkat, Lord, ang aming Diyos na sinasamba at pinapananganan ay yung Diyos na nagsabi, Panginoon, na kami ay laging magtatagumpay at higit pa sa mananagumpay. Salamat po, Panginoon. Bless your people. Bless the church, Panginoon, Lord God, at i-provide mo po, Panginoon, lahat ng mga finances ng mga kapatid ko sa kanilang pagsiselebrate ng Pasko, Panginoon, Lord God. Ang bawat pamilya may enjoy ang fellowship at paglulukob ng iyong tahanan, Panginoon, Lord God, ang tahanan, Panginoon, ang aming body at ibinang kanilang tinutuluyan, Panginoon, ang bawat papasok at lalabas, Panginoon, Lord God, sa bawat mga tahanan, Panginoon, Lord God, maitatas ang iyong pangalan. At sa bawat mga salita na lalabas sa tuwing kami fellowship, Panginoon, Lord God, hallelujah, ay pag-aaralan namin ang iyong salita at ito'y magiging kalakasan. Wala niya naman salita, Panginoon, Lord God, na makakabawa sa amin, Panginoon, ng pag-ibig sa iyo at pananampalataya sa iyo. We love you, Lord, and even, Panginoon, Lord God, sa nalalapit na pagharap namin this 2021, kasama ka namin. We love you and we glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. To God be the glory. Amen. Marami pong salamat, mga kapatid ko, sa Panginoon. Hallelujah. So, inimpasize ko lang po yung mga dahilan pa. So, yung remedy ay sinummarize ko na lang para maano nyo. Pero hindi pa po tayo tapos. Napakaganda pa ng mga susunod na gawain natin. Ano? So, paalala po, ayan, sa bukas,
Huwebes, hallelujah. Amen. Although wala tayong midweek service po, hallelujah, magiging service ninyo ay ang inyong tahanan. Ano? So enjoy ang inyong pong fellowship. Ayan, glory to God. Amen. And then, hallelujah, to God be the glory. Plus, ano po ang discipleship po natin, devotion, wala po ng 25, 20, ayan, yung holiday. And then, even po, yon. So, ang ilang ano na lang, tsaka yung mga holiday season po. Para naman din po kami ay makasama ko ng umaga pa lang ang aking asawa at ang mga aking anak. Ano po? So, ayun po. So, bukas po, yan, wala po tayong midweek service. Plus, ano ba, Sunday po, ang ating pong gawain ay dito sa Zoom. To God be the glory, Sunday po. And yan, baka po ako ay nandun lang ako sa church kung sakali. Titignan ko po. Pero ako lang, ayan. Kasi po para alam nyo naman gusto ko ay I love na pumunta sa tahanan. Alam kong gusto nyo rin. Ano? Pero tayo po umubay sa mga nanunungkulan. Ayan. Pero hindi po tayo titigil na makinig ng salita ng Diyos. So tuloy din po ang fellowship group ng Friday. I think meron ba? Parang cancel din. Ipapaalam din po sa inyo ng mga fellowship group. Ano? So, God bless you po. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Marami pong salamat sa inyo. So, kung meron po kayong mga prayer request at pwede na po kayo mag-leave ngayon. Hallelujah. Kung kayo may mga gagawin pa. And then, kung kayo may mga prayer request, pakisabi lamang po at ipapanalangin na namin kayo. Kung kayo mayroon tanong, sa atin lahat at Merry Christmas po sa atin lahat. Sister Betty, Merry Christmas. Pagpalaan ka ng Panginoon. Hallelujah. Ayan, Sir Daniel. Ayan, Sir Gina. Brother Ismael, salamat sa inyong ano. God bless us all. Permission to leave. Okay, God bless you po. Pagpalaan ka kayo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Ayan. So God bless you po. God bless po sa atin lahat. Merry Christmas po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Amen. God bless po. God bless you po. God bless po. Merry Christmas, Pastor. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas po. Bona Cena. Merry Christmas. So ako po ay ano, ako po ay mga ngaruling sa inyo. Bahay-bahay. So, may dalit. Hihintayin nyo na ha. Kami kakatok mamaya. Pastor, punta kayo din eh. Sige po, Pastor. Magre-request po ako ng inyong ikakamit. No, baliktad na. Baliktad na ang Santa Claus daw. Siya na yung nangunguha ng regalo. Kaya yung aking damit ay yung mga nakalagay regalo ko. Nako na. Ayan ang aakit na Sister Jinky. Gawa meron na siya ng sushi. Parang kinakailangan na tayo pumunta dyan na. Ciao po. Ciao, Tita Jinx. Gracias. God bless you. Ayun, pupunta rin eh. May libreng ano, puto bongbong. Pupunta daw po si Mikaya. Kala niyo, tapos niyan. Gawin na. Tapos na maskoro yan. Tapos gabi. Hindi ko alam kung sino mauuna din eh. Papupuntahin ko na po si Jeremy. Kayo mga magdadala. Pastora, kasano yan? Pastora, daanan ko bukas. Ano na? Daanan ko bukas. Dab, siguraduhin nyo lang dadaanan nyo bukas. Gagawa ako. Pastora, magkama. Oh, ciao na ha. Ciao, ciao. Mama. Ciao po. Buona cena. Merry Christmas a tutti. Ciao a tutti. We miss you, ha? Mamimiss namin kayo. Sister Patty, may tinatanong sa iyo. Ay, Sister Patty ba yun? Opo, magkano po yan? Magkano po yan? Basta makukuha nyo lang. Wala po, libre. Eh, na. Nanaan. Aray ko. Gawa ng papasko namin. Hindi ko nung sinabi. Oh, bakit ayun mo. Ciao po. Agresibo. Ciao din. Ciao po. Merry Christmas. Ciao po sa lahat.
Permission to leave po. Pastor Ronald, yung pumunta sa amin, naka-record ang video. Malalaman kung sino yung nakakuha na at hindi kumuha. Adi kita rin po pag inaabot yung ano. Ikaw Ate Jinke, anong dadaanan dyan? Dumami. Kahit ano, dadaanan din na po. Naka-live po. Naka-live pa. Ay, ay, ay. Ay, ay.